pagtanong ko sang maes, mga 30 anyos nga tanong ko sang maes, puro lang pirmi ulod. Subong lang kung way maulod ang maes ko. Talaga ti problema ng aming ti maes, iti second crop. Adi corn borer, no tumama ti corn borer, wala at dati padanong mo, wala at dati pagabunom, wala at dati makina nga dakta. Nung no talaga nga tamaan iti corn borer, talaga makulaps na di maes. Imbis nga dumakal, bumaba, bumasit, takamin ka ng ti maes. So nga, hingga na mataya di nga maes, kang kanan tigis. Iti no madanon ti panagmumula ti maes iti imulmula mi. Nga iti problema iti mulmula mi nga maes puro at igisan. Tapos no daduma di nakapoy iti panagbunga na ta di panagigis na di maes. Nung maliit pa ako, tatay ko nagtatanim na ng corn. Pag ito naman ang harvest ng farmer, talagang luging-lugi. Dahil yung recovery niya, milling recovery, maliit na, plus may damage pa ng corn borer. Diyan, makikita natin yung damage ng corn borer ito, no? Sa spraying, grabe kami talaga. Tinatamaan kami ng spray. Ang mais ay pumapangalawa sa palay bilang pinakamahalagang tanim sa Pilipinas. Pangunahing pagkain ng higit kumulang sa 12 milyong Pilipino ang puting mais. Habang ang dilaw na mais naman ay bumubuo sa 70% ng pagkain sa mga hayop. Halos 600,000 mga magsasaka at kanilang mga kasambahay ang umaasa sa mais para sa kanilang ikabubuhay. Kasama na rin dito ang mga nasa serbisyong pangtransportasyon, mga mangangalakal at mga nagtitinda ng mga gamit sa pagsasaka na nakikinabang din mula sa mais. Ngunit, ang produksyon ng mais sa Pilipinas ay di pa rin sapat. Ang masisisi, ang Asian Corn Borer. The ACB or Asiatic Corn Borer, scientifically known as the Austrina fornicalis guinea, has been considered one of the most serious insect pests of corn in the Philippines. It is widely distributed across Southeast Asia and in the Philippines. You can observe about 30% damage throughout the cropping season. But under high infestation, it has been recorded that 80 to 100% crop loss is caused by this insect pest. If you look at this stalk, you will see the borer holes here. And if you split this stalk, you will see the tunnels, which was the damage done by the borer larvae. If you look at the corn cobs or corn ears, you will see this damage. This is a clear manifestation of early damage of corn borer larvae infesting the early stage of corn cobs development. Bumabagsak ang kalidad ng mais dahil sa Asian corn borer. At ang pambubutas na ginagawa nito ang sanhi ng pagpasok ng mga mikrobyong may dalang sakit. Pumapasok ang mga mikrobyo sa mga butil ng mais na siya namang ipinapakain sa ating mga alagang hayop. Maliit nga ang pinsala namang dala ng Asian corn borer sa ating maisan ay malaki at patindi ng patindi. Dahilan kung kaya halos 80% ng ani ng mga magsasaka ay nasasayang. Iba't ibang paraan na ang sinubukan ng mga magsasaka upang mapuksa ang corn borer. Ngunit ang mga ito ay may kani-kaniyang limitasyon. Nagmasakit gid ako, isa ka bulan ko sa ospital. Agyan ko sang una sa pag-spray, gabrutod kyan ko, halos hindi ko katulog, kapamuson ko, kalibanga ko, hasta kalipong ko.
Kailangan ng mga magsasaka ng mga alternatibong teknolohiya na makapagpapataas sa kanilang ani at makapagpapalaki sa kanilang kita habang hindi napasasama ang kapaligiran. Isa sa mga alternatibong teknolohiya ang BT Corn, isang uri ng mais na may taglay na kakayahang pangontra sa corn borer. Unang nilikha ang BT Corn bilang panlaban sa European corn borer, isang peste sa Hilagang Amerika at Europa na matindi kung manalanta. At dahil sa naging tagumpay sa mga maunlad na bansa, nahikayat na rin ang mga siyentistang Pilipino sa taglay ngang potensyal ng nasabing teknolohiya. Ngunit upang mapatunayan na mabisa rin ang teknolohiya sa ating bansa, maraming masugid na pagsusuri pa rin ang isinagawa. Noong 1996, isinailalim sa isang field test ang BT Corn sa Pilipinas. Sa ilalim ng pagtutulungan ng University of the Philippines Los Baños Institute of Plant Breeding at Pioneer Seeds. The Institute of Plant Breeding, you know, is the national center for plant improvement in the Philippines. It is also mandated by law to take the leadership role in the development and use of biotechnology, also for crop improvement, to support the breeding of new varieties of various crops, including corn, that Filipino farmers can use. So the Institute of Plant Breeding not only has its own breeding programs for corn, it also works with other partners who develop agricultural technologies. Pinahintulutan ng National Committee on Biosafety of the Philippines o NCBP ang pagsasagawa ng kauna-unahang BT Corn Contained Trial Greenhouse noong Agosto 1996, ang event MON 810. Ang NCBP ang namamahala sa pananaliksik at paglinang ng biotechnology sa Pilipinas. The committee was involved from the start, from the time that the proponent requested that seeds be imported into the country for purposes of experiment, up to the time that there were multiple releases for field testing. The seeds were tested in the greenhouse, in the laboratory. When that was successful and the proponent submitted another application, this time for limited field testing, which is for one plot of land the size of a basketball court. And we looked at the biosafety issues as well, and before approving that particular proposal. Noong 1998, sinimulan ang isang limitadong pagtatanim ng BT corn sa mga bukid ng magsasaka. Sa ilalim ng pagtutulungan ng Institute of Plant Breeding at Pioneer Seeds at ng Institute of Plant Breeding at Cargill Seeds, na naging Monsanto Philippines. Maraming sektor ng lipunan ang naghayag ng pagdududa sa pagiging ligtas ng teknolohiya. One of the major problems that we really encountered during this, even before the conduct of the multi-location trials, are the anti-GMO groups. In fact, in one instance, we are given almost no chance to give adequate information for these people to understand and to be aware of the impact of modern biotechnology. We always state our honest view of biotechnology, emphasizing responsibility and product stewardship efforts through rigorous testing and by regulatory safeguards before we commercialize these products. So we provide the media, regulatory agencies, and other key stakeholders the scientific-based information
so that about the technology. I think there were some opinions against the technology, but within the academe and within the body of the scientific community in the Philippines, the support had in fact been overwhelming, not just within the University of the Philippines, but also within the organizations like the Academy of Science, National Academy of Science, and also the various professional organizations, scientific organizations in the Philippines. Ang mga iba't ibang pampubliko at pribadong samahan at organisasyon ay nakilahok sa mga usapin at diskusyon tungkol sa biotechnology. Because what we wanted to do then was to have a leveling off of the issues. We did invite all the so-called anti-biotech groups, anti-GMO groups, to a lot of meetings, roundtable discussions here and in the other institutions. I think what was key then was to continuously educate everybody through seminars, briefings, and even bringing them to the laboratories of our national institutions like IPB. The commercialization of BT corn sparked a lot of debate, particularly from people in the environmental arena. So there was a whole lot of questions about the safety, absolute safety of these genetically modified foods. But the Biotechnology Coalition always pushed for the safe and responsible use of biotechnology. Nilagdaan ng Department of Agriculture noong Abril 2002 ang Administrative Order Number 8. Administrative Order Number 8 provides that the approval process for propagation of regulated articles is 90 days. The Bureau of Plant Industry, in its first experience in processing a regulated article, application was completed in 90 days. Two independent bodies reviewed results of risk assessment studies submitted by Monsanto. Ang kauna-unahang komersyal na pagtatanim ng BT corn sa Pilipinas ay inaprubahan noong Disyembre 2002. At nagsimula namang magtanim ang mga magsasaka ng BT corn noong Enero 2003. Mayo 2003. Isang hunger strike ang naganap upang pigilan ang komersyal na pagtatanim ng BT corn. That was an incident that took place here. It did get a lot of media attention. You try to get the emotions to die down and look at everything from an objective, factual basis. Many times, decisions are based on emotional or political reasons. I think we have to listen more to the science, objective, factual basis for decisions. Di nagtatapos sa komersyal na pagtatanim ang kwento ng BT corn sa Pilipinas. Dahil may napuna ang mga magsasaka na mga bagay ukol dito na dapat bigyang pansin. Pero ginasabat nila kung ang isa ka diferensya sa BT, mahalang ang similya. Kagang BT nga mais, maka-income kagid ako. Kaya nga, abono mo lang ang trabaho mo. Tunling. Hindi ka naka-spray, hindi ka nakabakalpuradan, hindi ka na kung ano, kundi ang kalaban mo lang damo. Patuloy ang pagsisikap ng mga nasa publiko at pribadong sektor upang mabigyang lunas ang mga suliraning kasalukuyang nararanasan. Pati na rin ang mga maaari pang dumating. One of the conditions of the biosafety permit for propagation is that the permittee shall submit monitoring reports on the performance of the crop within the monitoring requirements as specified in the permit. Other safety permit conditions are also amply addressed in the administrative order number 8. The applicant was required to submit its insect resistance management program
ISA continues to work again with both public and private sector organizations in this follow-up socio-economic studies, so that we're able to see that really the value of these new technologies go beyond merely agronomic importance, but goes towards improving the quality of life of our people in the rural areas. My single message is to give biotechnology a try, without, of course, sacrificing biosafety. The two will have to go hand in hand, the biotechnology and biosafety. But the only way we will know if this will be beneficial to us is for us to try it. If we don't try it, if we close our door to the technology, then we might find ourselves later on, you know, without any access to it, and you know, we might not be able to even regulate it properly. If everybody, meaning all the stakeholders, look at biotechnology from a perspective of national interest, I think there will be more meaningful discussions among the stakeholders, because then there will be one common element which will guide the discussion. To the corn farmers themselves, this is an opportunity for you. It is not the only opportunity, but we are giving you a smorgasbord of opportunities and let you choose which you think is most applicable to yourself in generating better incomes for yourselves based on what markets you are trying to service. This will give you a chance to lower your cost and to improve your productivity, given if it's BT corn, the Asian corn borer problem in the Philippines. Ang kwento ng BT corn ay tumagal ng 7 taon ng masusing pagsusuri upang maging unang tanim na GM na maaaring kainin ng tao at hayop, at inaprubahan para sa komersyal na pagtatanim sa Asia. Patuloy pang uusbong at magkakaroon ng mga bagong isasalaybsay ang kwento ng BT Corn.